Magandang araw, bayan! Welcome po sa Rick Palacio Jr. TV. Paki-like, paki-subscribe na lamang po ng aking channel upang mapanood pa ninyo ang mga susunod ko pang tutuklasin, mga information at mga entertainment. Thank you. God bless us all. Sa bawat sulok ng Camarines Norte, balita, balita, impormasyon, impormasyon, servisyo publiko, komentaryo, mga tugtugin noon at ngayon, pinagsama sa isang bagong mukha ng radyo. Ito ang DWCN-FM 96.9. Radyo, 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 Pilipinas, Pilipinas, Camarines Norte, and FDA of PBS-DBS Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services. Ang Radyo Pilipinas, tagapag-ugnay ng pamahalaan at ng mamamayan. Bayan, oras natin, alas 7.41 na ng umaga. Tuklasin, bayan. Ang natutunan tutuklas sa mga magandang programa ang pamahalaan panlawigan ng Camarines Norte. Mga tutal at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ating tutuklasin, bayan. Ating tutuklasin, bayan. Tutuklasin ang mga balitang tutal sa pamamagitan ng mga radyo patrol ng bayan. Ating tutuklasin, bayan. Ating tutuklasin, bayan. Pakinggan sa radyo ng bawat Pilipino, Radyo Pilipinas. Kasama ang lalaking hindi mayaman pero may palasyo naman, Kuya Rick Palacio Jr. Kuya Rick Palacio Jr. Simula po ngayong araw, alam mo'y kong katandaan, masaya po pramating mapapakita. Palasyo, maliit ang katawan, malaki na pagmamahal sa bayan. Rick Palacio ay ating patinan, dito sa paborito niyong himpilan. Rick Palacio ay isang simpleng tao, kahit saan magkakausap mo. Rick Palacio hindi mayaman, pero siya may palasyo naman. Rick Palacio ating kailangan. Totoo po yan, ako ang lalaking hindi mayaman pero may palasyo naman. Kuya Rick Palacio Jr., bumabati sa inyong lahat ng isang magandang umaga na may pagpalain po tayo ng ating poong may kabal. Ngayon pong araw na ito ng Martes, it's May 18, year 2021. Welcome po sa ating palatuntunan, ating tuklasin. Bayan! Isang panibagong umaga, panibagong pag-asa, panibagong buhay. Ang muling pinagkaloob sa bawat isa sa atin ng ating poong may kapal upang tayo po ay muling maglingkod sa kanya sa pamagitan ng paglilingkod natin sa ating bayan, sa ating bansa, lalong-lalo na sa ating kapwa na walang-wala sa lipunan, may karamdaman at may kapansanan. Hari naman, bayan! Magsilbi tayong liwanag ng pag-asa sa mga taong nasa gitna ng kadiliman. Mga taong halos di na kumain ng tatlong beses sa isang araw, mga taong mayroong karamdaman na maaring hindi alam ng lipunan, nadyan lang pala sa kanilang barangay. Atin sana silang mapagtuunan ng pansin at mabigyan ng karampatang tulong. Tayo pong lahat ay patuloy na harap sa matinding pagsubok ng panahon. Ito po ay ang COVID-19 na marami pa rin ang tinatamaan ng virus na ito, lalo na dito sa ating lalawigan. Kaya tayo po ay talagang seryosohin natin ang pag-iingat, pagsusuot ng face mask at face shield at pag-observe ng physical distancing.
sapagkat ito lamang ang ating paraan, apanangga, para hindi tayo mahawaan ng nakamamatay na virus. Mamaya po mag-update po tayo. Isa sa pag-uusapan natin, siyempre, araw-araw natin yung pag-uusapan upang tayo po ay laging nare-remind na ang banta ng panganib ng virus na ito ay nandyan lamang sa ating paligid. Para tayo ay hindi maging kampante dito po sa virus na ito. At siyempre, ang update natin sa pinakahuling tatagay ng ating panahon, kukunin natin at i-play natin maya-maya yung maaga kong kinuhang latest weather forecast mula sa Pag-asa Legazpi. At siyempre, sa ating pong mga balita rin mula sa labas ng impilan, sa pamamagitan ng ating mga radio patrol ng bayan. At sa ating pong dagdag kaalaman na siyempre, ha, mamaya po iparinig natin, bakit nga ba? Why is the sky is color blue? Bakit na po kulay blue ang ating kalangitan o kalawakan? At siyempre, ano po ba ang pinakamaliwanag na planeta? Yan po ang ilan lamang sa ating pong mga pag-uusapan. At siyempre, yung good news natin ay hindi po yan mawawala. Sapagkat talagang sabi ko, ang buhay natin sa mundong ibabaw ay walang saysay kung si Kristo hindi natin kaagapay. At yung nga pong may nag-request nga pala na muli nating talakayin, ito pong Provincial Ordinance Number 46-2020. Ito po yung ordinance. An ordinance regulating the use and operation of videoke and karaoke machines and other similar amplified audio and video devices during daytime and imposing penalties thereof. Lalo na yung mga videoke and sound system. Ano po? Mamaya, babasahin natin. Medyo matagal-tagal natin tinalakay ito. May nag-request lang kung pwede mabalikan natin. Para ma-remind yung pong mga may-ari ng videoke, gumagamit ng videoke, at syempre yung mga gumagamit ng amplifiers, mga sound system, dyan sa kani-kanilang mga barangay. Mamaya po yan na bayan, at syempre marami pa tayong banda talakayin yung BCO. Ano po, medyo sumisikat ng lalo yung virgin coconut oil. Ayan. Kasi the other day, napanood natin sa television na tinatalakay po yan ni Secretary Nograles na tungkol dyan sa BCO. Siya pala'y gumagamit niyan. Ano po, mamaya po papasalan natin ng kaunti at sabi nga natin baka bigla naman tumaas yung pong virgin coconut oil. Dahilan sa mayroong mga properties na antibacterial. Kumbaga pinaniniwalaan talaga na ito'y prevention para tayo ay hindi tamaan ng COVID-19. Yan po yung napakinggan natin mismo kay Secretary Nograles. Okay, lahat pong yan na bayan na at iba pang pwede mapag-usapan natin sa abuti ng oras ay babalikan natin pagkalipas lamang po ng ilang mga paalaala. At mula sa Department of Health, maliban doon sa pagsusot ng face mask, face shield, observance ng at least 1 meter away from each other, ay syempre, lagi tayong maghugas ng... Everybody, everybody, and now, do you know how to wash your hands? Show me! Basahin, basahin, tapos parang mulain, sa taas, sa baba, sa gitna. Sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon. So everybody, wash your hands. Pagkita sa kama,
naman. Yes, bayan, narito na po. Balikan natin ang ating palatuntun ng ating tuklasin na bayan. At unahin natin yung pinakauling detalye ng ating panahon. Kumusta na ang panahon natin? Ito po ang naging pag-ulat ng Pag-asa Liga Street. Tingnan natin, kumustahin natin sa araw na ito ang pinakahuling tiyat na ng ating panahon. Tingnan natin kanina. Kaibigan, nasa kanya po ang Pag-asa Liga Street. Ako magigitan ni Sir Melvin Almohela. Sir, magandang umaga. Please come in. Magandang umaga rin po naman sa iyo, Sir Eric Palacio, sa mga taga-radio Pilipinas Live Camarines natin. At yung taga-best na taga-tasimidas yung taga-tabay-bay kang Radio Pilipinas dahil sa Marines Mate. Kanunan na natin sa Mayo 18, 2021, sa aldaw ni Marquez ng Pagkata, nilinan sa tuyang dito sa pizza kamukha-kantang sa tuyang panahon. Intertropical Convergence Zone o IPC Pay na nasa Petra sa Mindanao. Mantang is-service sa limaling sangang duros na hali sa tirang ng kaligatang Pasipito naman, ang nasa Petra sa nakatagang party town sa tuyang nasyon. Ligid sa kabikulan, magiging bahagya ng panganoron sundo sa panganoron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pagkuran o pagkikilat pagdagoldo. Maluyas sundo moderatong duros na halid kasiranan ang mamamatian. Ang mga baybay na lagat at pinikaligatang kang kabikulan, magiging banayad sundo sa moderatong pag-alam. Tinatayang agwat ng temperatur at galuman tantap poong 26 sundo 32 grado, centigrado, at yun ang aldaw ay magsirang kasabagong alas 5.19 ng pagkada, at yun masulnok at yan na alas 6.4 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 7.18 ng pagkada, National Normal na ang pagkada, DOS, Pilipigas. Okay, Sir Melvin, thank you very much for the okay po, welcome po. Palasyo ating kailangan, agad ang balita sa taong malat, mayroon pang dagdag na alamat, kaya siya'y ating pakinggan. Okay, bayan, yan po yung pinakauling tayatagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Liga Speed. Okay, this time po ay... yung update sa COVID-19 kasi kahapon na interview po namin si Dr. Arnel Francisco, ang ating acting provincial health officer sa ating lalawigan, at nagkaroon po kami ng pagkakataon na itanong kumusta na yung update natin sa COVID-19. Ilan na ba ang active cases? Ilan na yung namatay sa COVID-19? Para tayo po ay updated rito. At ito ay nakapost na rin sa ating YouTube channel, ano po, Rick Palacio Jr. TV, doon po sa mga YouTube users. Gusto niyo pong manood naman ng mga kuha namin na Rick Palacio Jr. TV, pakisubscribe, pakilike na lamang po ng ating channel upang inyo pong masubaybayan pa yung susunod nating kukunin na mga balita, entertainment, at mga tutuklasin natin na kapakipakinabang sa ating mga kababayan. At ako pala'y live na rin dito sa ating Facebook page, Rick Palacio Jr. sa FB natin. Good morning kay Celia Laguido Lorejas. Nanonood siya. Good morning po, Rick Palacio. Have a blessed morning. Okay, shout out po Sir Rick sa family ko dyan sa San Lorenzo Ruiz, family Bobis and Lorejas. Okay, ingat kayo dyan sa ibang bansa. I think nasa Saudi itong si Miss Lorejas. Okay, take care dyan sa inyong kinalalagyan, yung mga kababayan natin nasa ibang bansa. Talagang nadyan pa rin ang pagsubok sa atin, na malayo kayo sa inyong pamilya, talagang kayo ay buhay na bayani. Talagang kayo ay malaking tulong sa atin ni pamahalaan, kasi yung mga remittances nyo, di ba, may mga taxes yan, yan ay malaking tulong sa ating pamahalaan. And good morning kay Rosalina Tardisilla.
Okay, salamat po Sir Rick sa pagbati. O, ingat kayo dyan ha, yung mga kababayan natin dyan sa ibang bansa. At panoorin nyo yung mga kuha ko sa YouTube ko, pinopost yung ibang mga, sabi ko, mga news. Yan, sa PIO Facebook page, ano po, good morning kay Attorney John Colvera. At siyempre po sa aking Provincial Administrator, Alvin Jerome Banning Tallado, kay Congresswoman Josie Banning Tallado, sa mga barangay officials natin, municipal at sa Sanggunian Panlalawigan, sa lahat natin mga kasati ng Sanggunian Panlalawigan, sa pamumuno ni Acting Vice Governor Concon Panotes. At good morning na rin po dyan kay Vice Gov-elect kay Chono Pimentel, kay Vice Mayor Jake Pimentel ng Ginsos. Good morning po sa lahat ng ating mga lingkod bayan. Ito po yung aming exclusive interview kahapon kay Dr. Arnel Francisco. Mag-update po tayo yung aktual na kalagayan sa COVID-19 dito sa ating lalawigan. Ilan na ba yung active ngayon? Ilan na yung total na tinamaan ng COVID-19? At ilan na yung ginawian ng buhay? Ilan yung naka-quarantine ngayon? Ito po, pakinggan natin yung aming exclusive interview kay Dr. Arnel Francisco, ating Provincial Health Officer. Okay. Mga nakikinig na nyo sa atin, magandang umaga po sa lahat sa nakikinig sa Radyo Bayan. Dok, ano pong latest natin about COVID-19? Ilan po ang active natin as of this time? Yes po, ang ating active case as of May 17, 2021 is 154. Ang ating total recoveries is 237. Ang ating total confirmed since 2020 is 111. Okay, may breakdown po kayo bawat bayan do kung saan ito, okay? Marami po ito, pero itong nabibigay ko na sa inyo, yung bagong labas, new case natin ngayong araw, mayroon po tayong new case ngayong araw na 15, okay. At saan po itong 15 na bagong positive case, dalawa po sa Kapalunga, lima po sa Dawit, apat sa Bason, dalawa sa Labo. Kumusta po ang kalagayan naman ng mga ito? Asymptomatic ba ito? Ito nga ito o may mga symptoms? Lahat naman ito ay asymptomatic. Okay. Dok, ang patutunan po sa antigen test, ilang oras po bago nalalaman yung result niya? Mabilis na po yung antigen test kapag ikaw ay nakunan ng specimen at yung mismo sa site ay magbibigay na agad ang result. Mga ilang oras? Ay wala po isang oras po yan. Mga 10 minutes na po. Tapos na po yung pag-examine ng antigen test. Pag nagpasok po sa antigen test, automatic po yung self-test po siya? Pag nagpasitin po ang isang tao sa rapid antigen test, yan po ay kukunan po ng CIF, yung investigative form, ano? Pagkatapos ay papadala po namin yan sa bawat mga sikre, itagal po siya kung taga-taan po itong tao na ito. At saka pa namin schedule yung kanyang swab test. Pero pag nagpasok po, i-isolate na po ba siya? O ipaparantin na siya? Isolation po ang tao po. Kasi isolate po siya. Kasi suspect na po siya. Ngayon po, habang hindi nag-alumalabas yung result na yung sa PCR swab test, hindi mo na siya talaga papayagan na 14 days po ang isolation na until such time, lumabas ang result, saka po lang papayagan ang tao na lumabas po sa isolation facility. Yung pong RT-PCR test results test, mabilis na ba ngayon yung result ng DOH? Yes po, kaya na tatlong araw na po tayo sumusunod na mayroong result po sa ating dalawigan. At ano po, sinunod po ngayong araw, mga ilang araw po bago nalalaman? Napukasan po ng madaling araw, mga alas 3 po madaling araw, alas 12 yung malapas na po ang result. Okay. So, may tanpeta po yung jury. Dok, good morning. Ano po ba yung protocol sa mga private hospital natin once na sila nilang swab test? Kasi pagka may mga pagkakataon po yata na parang hindi na error record yung ibang na swab nila sa ating DOH. Kasi po nila naman ang swab test o yung RT-PCR po ay nasa ginagamit nila yung binibigay sa atin ng DOH, yung sa Legazpi at sa
DMC. Meron din kasi nga pinapayagan na affiliated naman sa DWIX na private laboratory na nag-perform ng RT-PCR. So, sa bagay niya, hindi ko masagot. Ano? Pero kung sa atin, lahat po na isasubject sa rapid sa RT-PCR, yan po ay mayroon po kami mga data at kung sino-sino po yan. At yan po, inaantay namin na pinabukasan pag lumabas ang resulta, yan po ay ipinapatuloy namin ang resulta sa bawat munisipyo kung saan ang tao nito ay nakasara. Ano ba po iba isang taong nag-positive sa antigen test and then namatay po siya, anong treatment dito? Ang tao po niya suspect po agad po yan, ano? So kapag suspect ka, nasa patas po, 12 hours po ang... Pakilike, pakisubscribe na lang. Oo, teka, may interaction. Okay, yun kasi yung aking post kasi ito sa aking YouTube channel, Rick Palacio Jr. TV. Ano po, kaya yung ibang mga very informative pong mga interview, nakapost din po yan sa aking YouTube channel. Tuloy natin. Sa nasa batas po yan, natapak, within 12 hours, mailibig po ang suspect patient sa COVID po. As of this date po, ilan yung kamuang namatay po sa COVID sa Camarines natin? Opo, meron po tayong 20 pirasong namatay po sa dito sa ating lalawigan. Kailangan talaga, Dok, itong iba yung pag-iingat yan sa contact na may mga nadarandag, may mga namamatay. Yung mga namamatay naman po ay meron pong comorbid. Hindi lang talaga namamatay sa COVID, ano? Yan po ay may mga iba't ibang mga sakit, ano? May mga sakit sa puso, mayroon cancer, iba pong mga sakit po. Mayroon renal failure, ano? So, nagkataon na siya po ay nag-positive sa COVID, kaya ang kanyang diagnosis ay may kasamang COVID po. Ano? Pero not necessarily na ang pasyente po ay namatay sa COVID talaga po. Okay. Nung isang nung Sabado, may mga PNP po na dumaan dito sa antigen test. May nag-positive na po doon na apat. Ano pong apat? Okay, yung apat na pulis po ay naka-isolate na po. At inaantay na lang na sila po ay susuwa po. Is-figure po sa aming papa? O baka ngayon o bukas po. Yung mga nakasama po niya dito sa... Yung nakasama po, yung mga pulis na hindi naman nag-positive, sila po ay naka-quarantine po ngayon sa isang pabilidad para po sila hindi mahawa-hawa po. 14 days din po? Yes, 14 days. Laging 14 days po ang para po sila ma-isolate at hindi po makahawa po. Okay, panawagan nyo na lang, Doc, sa mga nakikinig sa Radyo Pilipinas na nanonood sa status natin sa COVID-19 dito. Ano pong mga paalala po ninyo? Yes po, kami ni Governor Igay, kami po ay humihingi sa inyo ng tulong. Sana po sundin po ang sinasaad ng ating provincial ordinance na tayo po sana ay i-practice po yung sinasabi natin Vida Plus, ano? So, magsuot ng face mask at facial pag ikaw po ay lumabas at nakalagyan maghugas ng inyong kamay, alcohol mayat o sabon, may tubig, ano? At yung distance, ano? Yung physical distance at wala naman tayong kailangan lumabas, magpuntan sa labas, magkat po tayong lumabas po at nasa bahay na po tayo, ano? At yung uli po, sinasabi ko po, yung information patungkol sa COVID ay magtanong po kayo sa provincial health officer sa DOH, sa mga kanya-kanyang mga municipal health officer. At yung pinakalas po, itanungin po natin yung bakunahan po natin sa COVID, no? Ito po yung libre. Lahat po ay ipapakunahan po natin. At from health workers, ano, going down to the community, yan po ay mga naka-schedule na. At sabi ko nga, pati yung mga senior citizen, ano, huwag kayo mag-atubili at huwag kayo matakot sapagkat ako dito po ay nabakunahan ako ng COVID vaccine po. Thank you so much.
kahapon with the acting provincial health officer other than Dr. Arnel Francisco. Balikan lang natin yung nabanggit niya about the latest COVID-19 update as of March 16. Ano po, nung nakaraang linggo, kung saan meron nga po tayong 15 na naman na dadagdag. Ito po, yung active cases as of May 16 from March 27, 2020 up to March May 16, 2021, 9,837. Yung active cases, 2,827. And yung bagong kaso dito, 108. At yung breakdown po nito, distribution of new cases, talbayt ito sa ating nga po 15. 15 na naman ang nadagdag. Sunod-sunod na araw ay talagang may mga nagpo-positibo sa ating lalawigan. Out of 15 positive, 6 po sa Daet, 4 sa Basod, 2 sa Kapalonga, 2 sa Labo, at 1 sa Paracali. Camarines Sur, 72. Catanduanes, 2. Masbate ay 6. Sursogon, 5. Okay, yan po ah, yung mga nag-positive sa COVID-19. And then, mga recoveries naman, tanging Camarines Sur, mayroon, 61. Legazpi City, 33. Sa atin wala pong walang nag-recovery. Pagdating sa namatay, ito na naman sa nasabi natin, kapag may nakikita tayong figure sa death ay nakakalungkot sapagkat 4 na naman po ang nadagdag sa nasawi sa COVID-19. Sa 4 na yan, 2 sa Camarines Norte at 2 sa Sursogon. Okay, 2 sa atin. Ibig sabihin talaga po ay iba yung pag-iingat ang ating kailangan. Ang banta ng COVID-19 is still around us. Okay? All we have to do is to take the necessary preventive and precautionary measures para tayo ay hindi po mahawaan ng virus na ito. Yung mga nag-negative naman, 47 sa Albay, 56 sa Camarines Norte. At least marami-rami din naman nag-negative. Camarines Sur, 221. Catanduanes, 3. Masbate, 93. Sorsogon, 58. Legazpi City, 32. And Naga City, 105. O, yun na po yung latest natin. At mamaya, after 9 a.m., may papalabas naman na update report ang DOH Bicol. Kaya nakakalungkot yung sitwasyon na yan na talagang tayo ay halos 3 araw na naman magkakasunod na may mga nagpositibo sa COVID-19. Okay. Doon sa mga nanonood, good morning din kay Archie Di Arao, nanonood din sa ating Facebook page live. Okay, magbabalik tayo bayan. Pagkalipas po ng isang paalala ulit, huwag nating kalilimutan, aside from using or wearing face mask, face shield, and observe physical distancing, syempre yung laging paghuhugas ng everybody, everybody, and now, do you know how to wash your hands? Show me! Kinausap ko lang yung mga nag-disinfect ko. Kasi kagabi, sinukusan na nila yan. Eh, naalis na sila. Gustong isama na ito sa akin. Sayang man din daw. Ang nakalagay din sa kon, alas 3, dapat pala. Nag-disinfect na rin daw ito. Kaya, kailan? Ay, ito pwede daw ngayon. Kasi naghahandaan na nga ako.
nagamit na sila. Kasi maalis man si maalis na daw sila, ay kontrata magayan. Eh, madali na ito ngayon. Alas 6 ng gabi. Nakalagay sa... Hindi lang kasama yata ito. Yan lang loob ng sports center. Kaya sabi nila, isama din namin yung iikuan ninyo, istasyon ninyo, at may damot pa naman daw. Hindi man ito kasama, yan lang loob. Kaya sabi ko, pasalamat nga ako. Eh, sige sir, at maalitaan niya kami. Hindi. Kasi naman ano yan, madali lang yan. Hindi sasabihin ko. Dapat si technician, ayusin na itong buwan. Takpan at delikado. Oo. Karapan yung gamit. At dyan yata. Hindi nga. Buti ka. Sir, isama na namin dyan. May gamot pa. Ay, pero hindi ito kasama. Yan lang daw loob. Ay, sabi ko, sir. Oo. Isama mo lang, sir, kami. At dugsong naman ka ako ng sports center. Sayang yan, boss. Malaking pera pa kayo. Pag-inspect ka ng kuhan. Sasabihan ko na ng kuhan. Mga 9 o'clock. Yung pala ka-delikado, tatakotong man lang yan. Dito man, wala man din itong problema. Okay, bayan, balik tayo sa ating panatuntunan ng ating tuklasin na bayan. Kasi dito po sa provincial capital, ongoing yung disinfection sa mga opisina para kumbaga mamatay yung mga pangsakaling may mga virus yan na naliligaw. Lahat na mga bakterya ay at least mamatay. Ano po, ito yung kailangan natin sa mga panahong ito na talagang dapat na maging malinis lagi tayo sa ating paligid, sa ating mga ginagamit. Kaya siguro po alas 9, mag-off there muna tayo para mag-pandito, mag-disinfect. Ano, para at least ma-disinfect din dito sa loob natin. Kasi matagal-tagal na rin na hindi na disinfect. Kailangan po yan sa lahat ng mga opisina. Kailangan yan sa panahong itong nakaka-alarma nga dahil sa araw-araw mayroong nagpo-positibo po sa atin. At mayroong ang dalawang namatay, dalawa na naman. Yung huli, dalawa. Ano po? Kaya nakakalungkot yung sitwasyon. Alas 9, mag-sign off siguro po muna kami para samantala namin ang pagkakataon na nandito yung mga nag-disinfect sa amin at sa provincial capital at ito naman ay marami pa siguro pupuntahan. Kaya samantala na namin itong pagkakataon. Kaya sa mga kasama natin sa tower, alas 9, mag-sign off na muna tayo pansamantala. Mag-off pa lang tayo. Siguro kung ilang oras, babalik din po kami after nung disinfection. Ano po? At syempre, mag-aamoy chlorine yan. Ano? Amoy chlorine. Oo. Kung ilang... Oo. Oo. Siguro alas 9. Oo. Alas 9. Alas 9 lang po. Para... Alas 9, sir. Ano? Para makapaganda ang kami rito. Makapag-pan muna tayo ng kaunting oras and siguro after several hours babalik din po kami sa Himpapawid at gusto lang namin makasama na rin po ang aming opisina sa disinfection sa mga panang ito talaga yung kailangan natin para makapan natin yung mga mikrobyo, mga bakterya, virus sa paligid natin sa loob ng opisina ay malinis at mawalis sa pamagitan ng kanilang mga gamit na chemical. Okay, pasadaan lang natin. Ito pong Provincial Ordinance Number 46-2020. Makinig po, yung mga kabarangay natin, yung mga may mga tumutunog dyan na nakakadisturbo sa kapitbahay, sa barangay. Ito po yung Provincial Ordinance Number 46-2020. An ordinance regulating the use and operation of videoke and karaoke machines. Ito ay very familiar ito sa mga barangay. Karaoke machines and other similar amplified audio and video devices during daytime and imposing penalties thereof. Ito po naman ay authored po ng mga sumusunod na Bukal Herrera,
Si Acting Vice Governor Concon Panotes, Bukal Perdon, Bukal Cibral, Dasco, Moreno, Aligri, Baning, dalawang Baning, and Bukal Aling. Ito po, basahin natin yung dalawang where assist lang kasi mahaba po ito. Sabi po sa first whereas, Article 2, Section 15 of the Constitution provides that the state shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. It also provides that the maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and the promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Okay, marami itong where assist na ito eh. Pero lagpasan natin at dito na tayo sa pansitin natin yung una at huling whereas. Kay Alfie, good morning. Kay sa ating volunteer reporter, kay Alfie Factor. Sabi dito sa panghuling whereas, there are existing anti-noise pollution laws such as Republic Act 8749 or the Clear Air Act, which includes the regulation, control, and emission of unwanted noises. Presidential Decree Number 1152 of the Philippine Environmental Code, which establishes the standards for the acceptable noise levels and communities. Presidential Decree Number 984 or the Pollution Control Law, which seeks to abate, prevent, and control different types of pollution, including noise. There is no existing law that will squarely address the need to control noise levels in neighborhoods during daytime to ensure that students are able to learn, assimilate, and imbibe what they are taught in an environment conducive to learning and devoid of any unwanted noise. So, para protektahan po yung mga kapakanan ng mga estudyante, lalo't online pantayo classes ngayon, yung mga nasa bahay ng mga kabataan nag-aaral, ay hindi po natin madisturbo. Para matuto sila, yan ay nakataya dyan yung kanilang kinabukasan. Kaya napakaganda po ng ordinansang ito, mapangalagaan, maprotektahan yung kapakanan ng mga estudyante natin. Now, therefore, be it ordained by the Sangguniang Panalawigan ng Camarines Norte, Yula Timbold. Yung section 1, this ordinance shall be known as the BJOK, karaoke and other sound amplifying equipment prohibition in the province of Camarines Norte. Section 2, definition of terms for the purpose of this ordinance, the term, ayan, lagpasan natin yung iba. BJOK karaoke machine or unit, any equipment or musical contrivance comprising of a television or a television set or monitor, video player, amplifier, speakers, microphones, and any sound system used for sing-along, whereby lyrics of a song with accompanying visual backdrops are seen on a monitor or screen. Ayan, very familiar sa atin yung karaoke o mga sound system na tinatutunog. Noise pollution, also known as noise disturbance, is the disturbing or excessive noise level and that which can still be heard after distance of at least 50 feet from the source. Ito po mga nakakadisturbong ingay talaga. Narinig pa rin daw po kahit na nasa 50 feet na ang distansya mula doon sa DJK or karaoke machine. Sound amplifying equipment, any machine or device used for amplification. Yung may mga amplifier of human voice, music, or any other sound. Kung ano man tumutunog po riyan, ano po, na pwedeng makadisturbo sa katahimikan ng paligid at makapinsala, makadisturbo sa pag-aaral ng mga bata, ayan, kasama po yan. Lahat na yun na may nagkukos ng ingay sa madaling sabi. A daytime period for the purpose of this ordinance, this is defined as the time from 7 a.m.
to 5 PM, ang sinasabing daytime period. Simula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Oh, ito ah, letter F, unnecessary disturbance. Oh, ito mga hindi kailangan ng mga panggugulo o ingay. Any noise or sound that annoys or disturbs or that creates an actual and imminent interference in peace and order. Disturbance in the study. O, ito na, yung pinaka-essence po nito, pinaka-purpose. Disturbance in the study of the students. Sa pag-disturbo sa pag-aaral ng mga estudyante and is perceived by a reasonable person as interrupting and disruptive of the natural tranquil and calm in the area of the source, injure or endanger the health or safety of the public, particularly those of the students who are taking online classes. So yan yung sinasabi na natin na online classes ngayon ay dapat mapayapa, matahimik ang paligid ng mga estudyante para sila ay nakaka-concentrate, natututo sila doon sa kanilang pinag-aaralan. Ay kung sobrang ingay, anong matututunan ng mga bata? Diba? Ha? Walang magagawa. Wala kayong matututunan. Kayo ba'y gaganaan pa sa pag-aaral? Kung ang nasa paligid niyo ay puro ingay na lamang ng mga video, karaoke, or ang iyang pong sound system na yan. Kaya napapanahon ito talagang batas na ito na ipinasanasan ko na yung palaluigan at naipublish niya po ito dito po sa Bicol News Star. Section 3. So, ito na yung pinagbabawal. O yung may mga video key, amplifier, sound system, basta may lumalabas na ingay dyan sa speaker. O section 3, unlawful act. O ito yung mga pinagbabawal na gawain nyo. O, si Santi, pwede ka nang tumawag. Ano, tayo ko'y medyo kumpay ito, himay-himay natin. Anyway, alas 8:22 pa ng alas 9 po, mag-off the air muna kami ng ilang oras para sa disinfection. Okay, si Santi, community pantry, abot na sa Apaw. Ay, nakarating na, lumawi na ang community pantry. Magandang balita yan at lumalawak yung community pantry. Sige, standby. Pwede ka nang tumawag, Santi Gutierrez. Dito na tayo sa mga pinagbabawal na action o gawain. Unlawful acts, hindi dapat ginagawa ito ng mga may-ari ng video key, karaoke. Ito, the use and operation of video key, karaoke, and other audio sound system in public streets or roadside and the province are not allowed. So ito na, hindi kayo pinapayagan. Hindi pinapayagan. Simula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wala dapat tumutunog. From 7 AM to 5 PM. Moreover, their use and operation may only be allowed from 5 PM until 10 PM. O, pwede rin na pong payagan ang kanilang operation simula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 lamang ng gabi. Ay, pag lumagpas ng alas 10, bawal na, bawal pa rin. Ano po? Okay, paragraph 2 of section 3 of the Provincial Ordinance number 46-2020. No person shall make a cause or cause to be made an excessive, disturbing, unreasonable, and unnecessary sound from the joking machine or other sound systems such as karaoke, radio CD player, television sets, amplified musical instruments, drums, ay kasama. Kung may nagpa-practice ko minsan dyan, isang banda ang ingay. O, kasama kayo rito sa sinagbabawal na maging disturbance kayo dyan sa katahimikan sa isang barangay. Itong sarong ini, bagong disturbo. Ito na. Si Santi di pa natawag. Si Ino, ibang servisyo ng PSWD na po, kansilado. Kansilado na muna dahilan sa kawalan ng kundo. Tingnan natin.
ang follow-up at detalye mula kay Ino Nogera o si Santi, hindi na natawag. No? Okay, kunin natin. At mamaya tutuloy po natin ito. Tatapusin natin na ikilang naman na ito. Itong provincial ordinance na ito para walang nadidisturbo dyan sa inyong mga lugar. At least alam nyo na may batas na pwede pong i-impose sa mga lalabag rito. Teka na hanapin natin yung intro rito. Sandali, Inok Nogera, standby na muna. Okay. Yung ating pandito, alang hanapin lang natin yung intro mo para mas maganda ang pasok ng report ni Inok Nogera. Oh, ito, magandang umaga, please come. At magandang umaga, sir, magandang umaga sa mga dito natin kakasabay-bay. Sa mga nagkakumalitang lokal, sir, regular na sa iso nyo na ang binibigay ng Provincial Social Welfare Development Office sa kasalukuyan ang ginagawa nila sapagkat wala pa ang mga nakahanaiya na aktividad o anumang na servisyo ng PSWD o SMICA. Ayon kay Arnel Perot, karapansilita ang nasabing ngayon siya, naghihintay lamang sila na magkaroon na ng karagdagang pundo para maitagpatuloy ang mga servisyo ng nasabing na PSWD o. Sa ngayon na SMRIC, ang reporter muna ang pagbibigay ng ayuda doon sa mga burial assistance na humihingi ng mga pamilyang nagigayin at takot sa buhay na dumudulog sa nasabing ng pangkapan. Marika. So, yan din sa Greek, kung matatandaan mo, itong nakalipas na araw ay nakalipas na mga buwan ay nagpagbigay ng halos hygiene kit sa mga children sa iba't ibang mga daycare center. Buong lalawigan ng Camarines Norte ang PSWD at ito naman ay galing sa donasyon ng iba't ibang ahensyang tumutulong at ito ay ginaunod sa tanggapan ng PSWD at PSWD ang nangangalaga para makapagbigay ng mga nasabing na servisyo. Magandang mga balita lokal live mula dito sa PSWD o ito ang Radio Patrol, Ino Nogera, Radio Pilipinas. Radio Pilipinas, Pilipinas Report. Okay, salamat kay Ino Nogera, si Santi Gutierrez. At tumawag ka na sa, para matalaki ko na itong, matapos ko na itong ordinansang ito. Yung tungkol sa video key, karaoke, machine, lahat na may mga gamit na amplifier na nagkukos ng ingay. Ano po? Lahat na nagkukos ng ingay ay dapat talaga may patupad itong batas na ito kasi kawawa man yung mga estudyante na nagko-concentrate sa pag-aaral dahil nandyan sa ingay na ay paano sila makaka-concentrate, anong matututunan. Okay, kunin natin ang detalye. Kaugnay sa community pantry, umabot na po sa isla sa Barangay Apwao. Sante, magandang umaga! Please come in! Yes, good morning, Western Region. Ang programa ng food bank na tinalawang ng barangay na siya ng PNP ay nakabot na sa malalaking barangay na sa Camarines Norte. Isla rito ang Mercedes Police Station na tinuro ang barangay at wow noong Biyernes Mayo 14 upang magsagawa ng community country para maservisuhan ang mga mamamayan doon. May ilang linggo na nilang ginagawa ang proyekto ito at upang mag-reach out sa mga biktima o mga naapektuhan ng pandemya. Isang partner group ng PNP Mercedes ang Maritime Command at ilang mga pribadong grupo. Malaking pagsalamat ng grupo sa mga pribadong supporters nila para sa mga ganitong programa. Sinisiguro naman ang PNP na nasusunod ang health protocol sa pagsasawa ng active budget at active budget sa gaya nito. Yan ang mga dagdag na balita mula rin sa labas ng Pilang Radio Patrol numero 12 sa Tito Chere na ulat para sa bayan. Radio Pilipinas, Radio Pilipinas Report.
Salamat, Santi Gutierrez. Yan, napakaganda niyang community pantry bayan ihan. Kumbaga, ito yung magiging solusyon sa mga taong naghihirap sa lipunan na wala nang halos sa pagkain. Diba? Ito na yung solusyon. Salamat po sa PNP. Salamat sa iba't ibang grupo na nagsasagawa ng ganitong gawain. Tulong ito sa ating mga mahirap na kawaawang mga kabarangay. Pero yung may mga kaya naman sa barangay, ay magdagdag na lang kayo. Ano po? Ayon sa inyong kakayanan. Yung mga mahirap naman na walang wala, kayo po yung talagang target beneficiaries ng community pantry. Ayan po yung ibig sabihin yung community pantry, di ba nakalagay dyan? Magbigay ayon sa kakayanan, yung may kakayanan magbigay, at yung mga walang wala sa lipunan, kumuha kayo ng ayon naman sa inyong pangangailangan. Huwag na sakupin si kapitbahay nyo at baka mayroon roon naman sasakupin pa ninyo. Kanya-kanyang punta na lang yan, di ba? Pupunta na lang yan dyan. Huwag natin gawin na kukuha tayo ng marami para sakupin ang kapitbahay. Sabihan na lang si kapitbahay. Sila na ang kumuha ayon sa kanilang pangangailangan. Ano po? Huwag nang... kasi yun yung kanyan na may nangyari na kasi nyan doon sa Metro Manila ay pinagkukuha ang napakarami ang dahilan bibigyan daw yung kapitbahay. anong nangyari na dito hindi pumapasok yata. Okay, alas 8:32 na alas 9 po mag mawawala muna kaming pansamantala sa impapawid at mag-disinfect po dito sa amin. Yan ay parte na po ng ating pong preventive measures. Sa panahon na ito ng pandemya, lahat na pwede natin gawin in order to prevent the spread of COVID-19, gawin na po natin. Eto may Netflix dito. This is... okay. Okay na ito. Mamaya. May interview tayo nga pala. Magandang umaga sa lahat ng mga taga tuloy na rupo. May nag-text dito. And then, may nag-chat sa atin. Si Attorney Ferrer. Okay. Paano makakakuha ng maliit na may isang ikarya po? Ito. May nagtanong dito. Pinorward ni... Siguro ang tanong kay Attorney Ferrer. Pinorward naman ni Attorney Ferrer. Kuya Rick, good day po. Paano maka-avail yung benefits na makukuha sa may maliliit na nyugan? May isang ektarya po kasi kami, di ko po alam ang mga requirements. ano man ito sa inyo, newbie? Sige. Mapuntan, ganito po ang gagawin po ninyo para maganda makausap po ninyo. Yung inyong municipal agriculturist, kasi katayaan po nila, katuwang po nila yan. Kung mayroon nga sa barangay, kung may schedule na pagpunta dyan, hinihintay nyo na lang yung mga taga-PCA. Pero kung wala po kayong alam na schedule, ganito na po yung gagawin po ninyo. Matay po kasi ito doon sa, panayang po kay Sir Ababa, ang provincial manager ng PCA. Pwede naman daw po kayo mag-coordinate dyan sa inyong mga municipal agriculturist para matulungan kayo kung paano mag-fill up ng form. Kasi may pagka-insindi ko may form ng iniwan dyan sa mga municipal agriculturist dahil sa tuwang po nila yan. Salamat po sa ating mga municipal agriculturist, barangay, may tawag doon eh. Nakalimutan ko yung exact word na tawag doon sa mga... barangay agricultural may tabang doon eh. Doon po itanong nyo, baka mayroon silang form, igagawin na po kayo. And then sa kanila na rin po ibibigay, right after na ma-fill upan po ninyo, sila na rin po magdadala niya sa PCA para makatipid na kayo sa oras, sa pamasahe, sa abala. Diyan na lang po kayo pupunta. Kung ano yung mga requirements ko rin, pagka alam ko ito ba ito, ID, picture, 2x2, and then ID, valid ID, kagaya ng lisensya, SSS, DSIS, o ano po mga government issued na ID. Ano po, yun yung na-recall ko. Pero ayun nga po, sasabihan kayo dyan kung ano pa yung ibang requirements, kasi kung kayo ay owner, o
kayo lang nagtatrabaho lang, may isang istarya kayo, siguro, kailangan may katibayan sa inyo nga po yan. May titulo ba kayo, may tax declaration. O, yan na po, kompleto na yan, sasabihan kayo, pero yung nare-recall po. Okay? Maray na aga. Kay Miko, Sir Miko, thank you na nanonood si Sir Miko. Mamaya, alauna yung ating usapan. Naka-review yung po nga yung pinag-send mo po sa akin para yung flow. Mm-hmm. Yung ating exclusive interview mamaya with Senator Joel Villanueva. Diba, sir? Oo, talagang matulong yung senador yan, si Senador Villanueva. As a matter of fact, dito sa atin, yung huli lang na naibigay, napunta doon sa Dolly Tupad, it's worth 5 million pesos mula sa pundo ni Senator Joel Villanueva. Okay, good morning, Sir Rico. Thank you for watching. And then, doon sa mga nanonood, kay Sarah Jane Gadil Mago. Akala ko, Sarah Duterte. Dito sa Puro Cres na pilihan, buhayahay, Kuya Rick. Tagarayan kayo. Okay. Pabati naman po ang family Mago. And then, keep safe always. Okay. Thank you for watching. Okay, tapusin ko na itong ordinansa. At alauna mamaya, hintayin ko yung tawag ni Sir Miko for our exclusive interview with Senator Joel Villanueva. Ito, malapit na kasi. Alas nili po, pansamantalang mawala kami sa impapawid at magdi-disinfect dito sa amin. At nandito na yung team nila. Alas nili po. Pag alas 9 magsasend po, mag-offer po muna kami. Okay, bilisan ko na lang ito pong tungkol dito sa ipinagbabawal po sa nabanggit ko na kung ano yun, mga nakakadisturbong ingay mula sa video, key machine, other sound system, karaoke, radio, o ano pa man may sound, ano po? Oo, ayan, si Juby nga pala. Juby, habol natin yung report ni Juby Manggubat. Okay, pamamagi ng indemnity check ng PCIC sa mga magsasaka, nagpapatuloy na po. Okay, tingnan natin kung saan yan naman na mahagi ng check ang Philippine Crop Insurance Company mula kay Jube Manggubat. Jube, magandang umaga! Please, train! Magandang umaga, FM. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay. Nagpapatuloy ang pamahami ng indemnity check ng tanggapan ng Philippine Crop Insurance Corporation sa lahat ng mga magsasaka na nakapasa na maging nakatakdang mag-limitasyon ng indemnity check. Ito, FM, yung mga magsasaka na nakarehistro o nagpa-insure sa tanggapan ng PCIC, yung rehistrado yung kanilang mga lupa na libre yung pagpaparehistro na hindi aabot sa 2 hektarya. Narito yung mga nabinipisyuhan, FM, ang Mercedes na isang farmer na nakatanggap ng halagang 11,400 pesos. Uh-huh. At sa bayan ng Binton, FM, nasa 80 farmers o magsasaka ang nakatanggap ng indemnity check na umabot ito sa may kabubuang 868,660. Okay. At may basod, FM, 12 farmers ang tumanggap ng indemnity check na may kabuang halagang 117,830. Kaya sa second batch na pamahagi ng kanilang check, FM, umabot sa 997,000, kulang-kulang isang milyon na din to, 997,890 na may kabubuang 93 farmers o naman 83 mga magsasaka na nabigyan ng panibagong check sa second batch na tinamamahagi ng PCIC. So yun, FM, yung mga farmers na patuloy na nabibenepisyuhan. Sa lahat po ng mga hindi pa nagpaparehistro, ito pong PCIC ay isang Philippine Crop Insurance Company, ay isa po itong libreng ahensya na po pwede kayong magparehistro o magpa-insured ng inyong mga lupain na hindi aabot ng 2 hektarya. Ito po ay libre. Pero pag lumampas na po ng 2 hektarya, kung si
evening may bayad na po ito. So yan lang FM yung ilang mga update natin sa second batch na pamamahagi ng indemnity check ng tanggapan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Mula sa location, dagdag na balitang lokal, Judy Manggubat, nag-uulat para sa bayan. Okay. Salamat, Juby Manggubat. Nagdala sa oras na alas 8.40 na po ng umaga, alas 9 po, mag-off-air muna kami at mag-disinfect dito sa amin. At magbabalik din po kami pagkatapos ng disinfection. Ano po, 20 minutes before 9 at pag 9 o'clock po mag-off-air kami at bibigyan namin ng pagkakataon na ma-disinfect itong aming opisina. Kunin natin mga nagdag na mga balita mula sa labas ng ating hintilan. Nasa lang si Marvy Lopez. Stand by, Marvy Lopez. Marvin, magandang umaga, President! Yes, good morning. Isa sa mahalagang natalakay kahapon sa binat operational crew briefing ng Provincial Incident Management Team ang report ni Incident Commander for Law and Order Chief Lieutenant Rodeline Alandria na mula noong May 3, 2016-2021 nakapagdala ang PNP ng 1,205 na kaso sa paglabag ng minimum health standard protocol. 227, walang pagsuot ng face shield, 430, walang suot na face mask, violation of mass gathering, 377, violation of social physical distancing, tanaturang bilang 997 ang binigdang babala. 91 ang pinagmulta. At laging kita naman ang sumailalim sa community service. At yan muna po ang aking update sa labas ng bilan. Ito ang Radyo Patrol No. 10, Marvy Lopez, nag-uulat sa Paras sa Bayan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Okay, salamat kay Marvy Lopez. Yan, salamat sa ating PNP. Talagang sila po ay tuloy-tuloy sa panghuli doon po sa mga patuloy na lumalabag sa kautusan po ng Interagency Task Force, kautusan ng ating pong IMP dito sa ating lalawigan. Kasamang Patrick, dito pag alas 9 siguro, babalutan ito ng plastic para pag-disinfect, baka masabuyan ito ng yung chemicals ay makakuan tayo, baka masira. Okay, malapit na po mag alas 9, 17 minutes before 9. Kaya alas 9 po, mag-offer po muna kami para sa isang disinfection at para labanan ang COVID-19. Bilisan ko na lang yung ordinansan ito. Ano ba ang parusa doon sa mga lalabag sa ordinansan ito? Ito po, yung mga magpapatunog na mga video kay karaoke machine simula alas 7 hanggang alas 5 ng hapon at paggabi naman, lalagpas ng alas 10, ito po ang penalty. As a first offense, a fine of 1,000 pesos or community services of 15 days or both upon discretion of the court. Ibig sabihin, kakasuhan po muna kayo kung kayo po ay lumabas sa ordinansang ito. And then, letter B, confiscation of video key and karaoke machine and other similar amplified audio and video devices shall be outright and will be returned after payment of penalty or rendering of community service. Letter C, the confiscated item shall be under the custody of the concerned barangay. Letter D, if penalty is not paid or served within 90 days from time of confiscation, the video key and karaoke machine and other similar amplified audio and video devices shall become the property of the barangay concerned. Letter D, payment of fine shall be borne by the owner and the renter distributed equally. O ati kayo sinag-renta at si may-ari. Letter C, revenue generated from payment of penalty shall be divided between the concerned barangay unit 40%, municipal 20%, and the PNP 40%. Nag-share din si mga reinforcer kasi sila yung manguhulo dito.
Letter D, if the offender is a public officer, the maximum penalty herein shall be imposed. Letter E, if any of the acts under Section 3 herein is committed by a juridical person, kasamahan man yan, o anumang juridical person, the president, general manager, is the manager, its directors, or any person with related interest in the corporation, partnership, or association shall be held liable. Separability clause, if for any reason or reasons in part or provision or ordinance shall be held unconstitutional or invalid under parts or provisions thereof which are not affected thereby shall continue to be in full force and effect. Okay, repealing laws or ordinances and rules inconsistent with the provisions of this ordinance are hereby modified or repealed accordingly. Effectivity this ordinance shall take effect immediately after its approval. Approved, signed by the Secretary to the IC, Attorney Emilio Santua Jr. Naipublish po ito sa Bicol News Star, February 8 and 15. Ito'y effective na po, kaya kayo ay at least na-inform po kayo na ito ay effective na, kailangan po ay sumunod tayo para ay naman ito sa kapakanan ng ating mga estudyante na nag-aaral through online. Okay, oras natin, alas 8:46 na ng umaga. Kung wala nang hahabon, siguro tayo ay mag-i-exit na rin. Sa ating pong dagdag kaalaman na pinakamaliwanag na planeta. Ito po ang kasagutan na pinakamaliwanag na planeta ang Venus. Kung pagmamasdan mula sa mundo ang Venus, ang pinakamaliwanag sa limang planetang nakikita ng mata. Ang Uranus naman ang bagya lamang na nakikita. Sa pangalan po ng ating mga Radyo Patrol na bayan, sa pangalan po ng bawat Camnorteño sa pauna ni Governor Edgardo Egay Angeles Taliado, sa pangalan po niyo bayan, kayo po ang aming inspirasyon, kayo po ang aming pinaglilingkuran. At siya... Magandang araw bayan, welcome po sa Rick Palacio Jr. TV. Paki-like, paki-subscribe na lamang po ng aking channel upang mapanood pa ninyo ang mga susunod ko pang tutuklasin, mga information at mga entertainment. Thank you. God bless us all.